Magandang araw, amigo. Ngayong araw, papakita ko sa inyo ano yung, paano nyo malalaman kung ang inyong sasakyan ay naka-timing belt or timing chain. So, unahin natin yung Lexus. Tingnan natin kung timing belt ba siya or chain. So, unang-una, pag tinignan mo dito sa front ng iyong engine, yun yung front mo. Ito yung makina. Ito yung engine cover mo. Pag tinignan mo dito sa may accessory belt, ayan, nandito yung accessory belt mo. Sa gilid, left side ng iyong sa harap mo, nandito yung timing belt mo. Ito yung cover niya. Timing belt cover. So, plastic siya. So, ibig sabihin, timing belt siya. Isa sa palatandaan ng timing belt to kasi plastic. Naka-isolate yun. Timing mo. Dito sa head mo or sa valve cover mo. Kasi hindi pwedeng malangisan ang belt. Goma yan eh. So, ngayon naman, nalaman na natin na timing belt ito. Ayan, diba? Timing belt. Tingnan naman natin yung RAV4, Toyota RAV4 na 2013 model. 2.5 liter engine. Buksan natin yung hood. Tingnan natin kung ito ba ay timing chain or timing belt. Open natin yung latch. So, pag nakaharap ka dito sa makina, ang accessory belt mo nandito dahil nandito yung iyong alternator. So, dito, sa gilid, pag tignan mo, yung valve cover mo, ito, ito yung head mo, sulod ng head, yun yung engine block mo. So, yung valve cover mo ito, sa gilid ng valve cover, sa may accessory belt, nandito yung iyong timing cover. So, timing cover niya is metal. So, pag metal, ibig sabihin timing chain siya. So, timing chain dito sa RAV4. So, yan. Metal siya. Hindi siya nakaseparate sa iyong engine block at sa iyong head. So, hindi nakaseparate yung iyong timing chain. So, ngayon, alam nyo na. Pag metal ang gilid ng cover ng iyong timing, pag metal ang cover niya, ibig sabihin, timing chain. Pag plastic, katulad nung V6 na Lexus, timing belt. So, yan. Kasi nilubricate niya ang kadena, yung timing chain, kahit kailangan, nalulubricate siya kasama siya sa lubrication ng makina. So, nilulubricate din siya. Ito, metal, di ba? Kinulit ko na naman. So ngayon amigo, alam nyo na kung paano malalaman kung naka-timing belt or timing chain ang inyong makina. Diyan sa atin, sa Pinas, yung timing chain, ginagamit siya sa mga MUX, yung mga bagong Isuzu MUX, Isuzu na pickup, at sa mga ibang Isuzu products, Isuzu Crosswind at Isuzu Sportivo. Isuzu Sportivo at Isuzu Crosswind, mga timing ano sila, timing chain, mas matibay siya. So ang advantage ng timing chain at timing gear, maintenance free siya kasi nalulubricate, hindi mo kailangan palitan. Hindi katulad ng timing belt ng ating Lexus ES300 na V6, kailangan mo siyang palitan. At least 100,000 km or every 100,000 to 145,000 km kailangan palitan mo ng belt kasi goma siya, narurupok, hindi siya kailangan i-lubricate. So ngayon alam niyo na kung paano malalaman kung timing chain or timing belt. Ang kagandahan ng timing belt, hindi masyadong maingay yung makina mo. Kagandahan ng timing chain, maintenance free. So may advantage at disadvantage siya. Medyo maingay ang timing chain. Actually, yan. Salamat amigo sa pagtutok. I-like, subscribe ang ating channel para sa mga susunod na video at maintenance tips ng ating sasakyan. Salamat sa panonood.